Okay, ilan tayong phone-in questions, okay? For the ladies, unahin natin. Kasi kung sabi daw, magbuntis, kaartihan lang daw yun. Every month, nagsusungit, sabi ng mga lalaki, kaartihan daw yun. So, for the ladies, ano yung mga pinagdadaanan ninyo as female na gusto nyong ipa-experience sa opposite sex? And why? Unahin natin, Yvette. Siguro po is yung syempre pagka may period yung babae. Yun! Yun mabigat yung ano, mabigat kasi yung feeling namin. Tapos, okay. Sensitive din kami. Parang siguro, parang nagbubuntis din. Hindi ako sure. Pero, yun, madalas ka talagang tuyuin. Tinatuyo ka talaga minsan kahit walang reason or minsan maghahanap ka ng reason para tuyuin ka. Pero, yun, siguro sana maintindihan nila yung feeling na, kasi abdominal pain, hindi siya, ano ah, minsan may times pa na buong araw, ganun, nasakahiga ka lang. Ang sakit-sakit ng puso mo. Tapos, minsan iniisip nila, nag-OA ka lang, ganyan. Hindi ah. Ano talaga, minsan may kinikrave ka din. Minsan may kinikrave ka din eh, di ba? Iyon, siguro sana mas maging patient pa sila. Kasi hindi talaga, yung hormones ng babae, tama si Ate Rochelle kanina, hindi talaga siya biro. So, sobrang ano siya. Lalo na pagka may mga babae kasi na ano, irregular pa sila, di ba? Yung hormones nila irregular. So, yun. Doble toyo. So, sana mas maintindihan pa at mas pagpasensyahan pa po ng mga lalaki, yung mga girlfriend nila na tinotoyo. Minsan, lalo na pag meron. Ayun. Si Rochelle naman, kamusta naman si Art kung may toyo? Anong gusto mong ipa-experience sa kanya? Gusto kong ipa-experience sa kanya bilang nakaraos na kami sa puyat, na may baby ka, kasi sabay naman namin pinagdaanan yun. Gusto kong ipa-experience sa kanya ang household chores. Gigil na gigil, Yarn. Gigil, Yarn. Kasi minsan kasi talagang kung hindi mo talaga lulugaran ang isang gawain, hindi mo talaga maiintindihan. Minsan yun yung laging naming ano, pinagtatalunan na parang minsan parang nagbibilangan, ganyan. Parang ikaw kaya, ang sakit-sakit ng katawan mo, lagi kang gigising ng 5 a.m. para lang magluto, laba, linis, whatever. Marang gusto ko talaga sabihin sa kanya, magpalit tayo. Ako maghihiga dyan, ako magpupuyat. Ayun, si Miss Glyza, dahil kakasal lang, anong mga gusto mong ipa-experience sa kanya na nanggigigil ka din? Actually, gusto ko yung sinabi ni Yvette kasi yun talaga yung una kong sasabihin din. Yung period, yung magkaregla. Kasi ang hirap talaga. Lagi ko rin ine-explain yan kay David. Tapos, sasabihin nilang kapag meron ako lady problem. So, gets niya na kaya ako moody, kaya ako irritable. Like, kailan ba? Yung last ko, ang siguro isa sa mga worst na ano na na-experience ko kasi talagang ewan ko may migraine na kasama. So nasuka rin ako pero hindi ko naman sinukaan si David. Pero sobrang lala nung ano na yon. Ayun, parang gusto kong ma-experience niya para lang ma-validate yung sinasabi ko sa kanya kasi iba yung nakikita at sinasabi sa na-experience. So far yun lang yung gusto kong ma-experience. So far. Tanungin natin yung mga guys kung ano ang mga ayaw nilang ma-experience na na-experience ng mga babae. Unahin natin si Luis. Yun, yung period.
Oo. Ayaw mong bumili kasi, ng napkin every not month. Not just that eh. But yung overall, ano rin talaga, I would say suffering siya eh. Kasi, like, with my girlfriend, yung mom ko, now my younger sister, like, nakikita ko talaga na when they struggle, they're in pain talaga. So, and I don't think I'd want to experience that kasi I don't think capable yung lalaki to tolerate that much pain. Iba yung tolerance ng mga babae. Like, scientifically proven, talagang yung pain tolerance nila is made for that. Yung hips nila, biologically stronger, yung mga ganyan. Kasi para pag sa pagbubuntis. So, ako, I don't think I could take it. And that's why natutunan ko na rin over the years na ma-shutdown yung toxic masculinity ko the way I perceive it, the way I receive it. Kung pa, kunwari, yun nga, nabanggit ng girls po kanina na kung sabihin nating moody or dati kasi nagko-comment pa ako or magtatanong ako, oh, is it that time of the month na? I didn't know na it was offensive. Like, I had to learn it the hard way. Like, talagang napagalitan ako na kasi question. Na girlfriend ko, na-call out ako. And then from there, natuto po tayo na, yeah, mas maging considerate. Sige po, sir. Question po. Follow-up question. Naranasan mo ba ang bumili ng sanitary napkin? Oh, yeah. Nung bata mo po ako. Ano ang experience niyan? Oh, wala naman po. My mom kasi, nung bata pa ako, ako yung pinapabili niya sa tindahan. Napkin with wings or my liner ba, ganyan. With wings? Diba? Iba-iba po eh. Ayan o, with wings po. Kamisado natin yan. na-train po tayo ng maigi ng nanay ko dyan. So, and, ayun po. Zian, anong mga hindi mo gustong maranasan? Siguro sa pagiging yung babae? Something na ayoko maranasan is yung pagbubuntis kasi nakakatakot siya. I wouldn't know how to iniisip ko yung nung ginagawa namin to paano nga kung ang lalaki magbubuntis. Tinanong ko rin ito eh, saan lalabas? 'Di ba? Parang and the pain it's gonna give us kasi I remember asking yung mga kaibigan kong babae na I was asking my mom, sabi ko, gaano ba kasakit? Sabi niya, imagine mo na lang na may isang watermelon na lumalabas sa'yo. Ganun daw pa kasakit. Even more. So yun, that's one thing that I wouldn't want to experience. Kaya laking respeto talaga to all the women out there because yun talagang unconditional love. Ayun. Salamat. Next question for Glyza and Rochelle. Mas kilala kayo doing serious roles, intense roles. Kamusta naman daw ang rom-com, especially kay Glyza na may over-the-top comedy scenes ka, Miss Glyza? Nako, enjoy na enjoy ko. At wini-wish ko talaga na after ng mga heavy drama na nagawa ko, magkaroon ako ng something na ganito at sobrang thankful ako na nagkatotoo siya at sana ano hindi lang ito yung last dahil na-enjoy ko yung proseso eh na-enjoy ko yung mga eksena tapos nakaka good vibes talaga yung pagtawa alam mo yun yung wala kang masyadong iniisip tapos hindi mo inaalala na yung mga masasakit o mga malulungkot na eksena ay may imbibe mo or madadala mo sa totoong buhay kasi nakita din ng pamilya ko yung difference ng personality ko or ng aura ko nung ginagawa ko yung false positive. So, na-enjoy ko siya and thankful ako na meron akong may kasama akong napakasarap ka-eksena. May mga kasama ko sa staff na sobrang supportive. Even yung mga, like, hindi lang si Direct Irene, yung mga cameramen, yung mga stylist namin. Ang sarap talaga sa set. So parang sabi ko sa manager ko,
Stacy, baka pwedeng lagi na ako mag-ganito. Alam mo yan, so sana talaga, hindi ito yung last. Ayun, naalala ko, una tayo nagka-work, Gracilda days. Oo! Yung Gracilda, sobrang favorite ko din. Kasi may alam ko may, parang may similarities yung character ni Yanni and ni Gracilda in terms of pananalita. Kasi para silang Disney princess. Ganun yung tag namin dito. Correct. Oo. Ayun. And Miss Rochelle? Siyempre, copy-paste si Glyza. Sobrang ang sarap talaga nito. Ang light-light lang. So, uuwi ka ng bahay na masaya ka lang, hyper ka, na, di ba, parang, sa totoo lang, yes, trabaho siya, pero trabahong masaya. And hindi ka tulad talaga ng mga heavy dramas na talagang, minsan nadadala ko sa bahay, minsan nakasimangot ako, bigat-bigat kong tao, parang konting-ting ko lang, busit ako, yung gano'n. So, minsan nabibit-bit ko siya. And then, sabi nga ni Glyza, ang gaan ng lahat, pati staff, co-artist mo, lahat. And wala kang iisipin na, ang iisipin mo na lang, ano po pwede mong i-punchline dito, ano po pwede mong, takot lang, nakakatawa ka, subukan mong hindi ka nakakatawa, hindi tinambling ang kanisiyan, Lim. So, gano'n siya kasi yan. So, kahit off-cam, naka-lock-in kami, kahit off-cam, masaya talaga kami. So, hindi mahirap, hindi rin kami nahirapang mag-adjust sa mga katrabaho namin kasi walang sasampalin, walang, ewan ko si Glyza or si Sia, baka may sampalan sila, pero yung hindi ka makakasakit and puro lang, lika na, pagod na tayo, lika na, wala tayong gagawin ngayon, tara, kain tayo, o kaya, takbo tayo, yung ganun siya. Ibang klase yung bonding kasi yung on-cam, masaya din kasi. So, mas kailangan naming maging mas close pa parang kesa sa dati. So, talagang hindi mahirap yung adjustment para dun sa trabaho na naatam sa'yo. So, yun po yung tingin ko. Actually, isa ako sa mga natuwa sa career ni Rochelle kasi pag sabing Rochelle dati, gumigiling. Ngayon, pag sinabing Rochelle, isa sa mga seryoso at premiadong actress yung dati. Max! Nakakita diba? Siya ngayon. Diba? Ibang ano na eh. Iba yung datingan na ngayon. Diba? Nag-progress so happy. Na po. Nag-progress. I'm so happy. Okay. So, bigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-promote ng inyong palabas. Unahin natin, Miss Yvette. Ayan, maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa amin at iniimbitahan po namin kayong manood ng False Positive Weeknights 8:50 PM pagtapos ng First Lady sa GMA Telebabad. Ayun. And Louise. Ayan, mga kapuso, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa aming pinaghirapang show at natutuwa po kami na kayo ay nasisiyahan. Sana po ay patuloy niyo pong subaybayan kasi marami pa po kaming pakulo. Patuloy niyo po panoorin weeknights, 8:50 PM sa GMA Talibabad. Maraming salamat po. Thank you, Ms. Rochelle. Sa kasimanwa ko na si Art, hello sa kanya, go ahead. Patuloy na panoorin niyo po ang False Positive. Sabay-sabay tayong tumawa, umiyak, kung ano man mula Lunes hanggang Miyerkules. Araw-araw to. At abangan niyo po ang book 2 ng wow. Yes. May book 2, may book 2. Hindi, charot lang po. Fake news. Hoping, and praying. And ayan po, abangan nyo po. False positive. And abangan. Hey everyone, sa lahat ng mga friends namin na vloggers, please help us spread the word. False positive po, that's 8:50
Araw-araw po yan, Mondays to Fridays. So sana subaybayan niyo pa po dahil marami pa talagang mangyayari dito sa series namin na katatawanan, kaguluhan, bardagulan. At and of course, aside from that, maraming aral na mapupulot po dito for the kids as well. So every day po yan, sana please help us spread the word. Thank you so much. Ayun. So talking of vloggers, vlogger na rin ako. May yesterday ako sa sa YouTube. So ito i-upload ko rin doon. Thank you very much, si Yan Lim. Miss Glyza. Ayun, copy paste ko na lang din po lahat ng sinabi ni Luis, ni Beth, ni Rosette, pero gusto ko rin magpasalamat. Gusto din po namin magpasalamat sa mga sumubaybay, ayan, yung mga ibang vloggers dito, nakapanood ng first week. So maraming salamat po na sinuportahan niyo po yung pilot week namin. At maraming salamat po sa positive reviews and natutuwa rin kami na naaaliw din kayo sa show. At sana po ay patuloy niyo pong suportahan, although 3 weeks na lang, pero malay niyo, hindi pa dun magtapos ang lahat, di ba po? So, maraming salamat and help us to continually spread the word about false positive. And let us spread positive vibes, not false positive vibes. Hindi, pero pwede rin para sa show. Thank you po. Marami.